Ayan, isang magandang magandang gabi po ang akin pong pagbati sa lahat po ng mga nakikinig at nasa mga tahanan. Nawa po sa gabing ito, tayo po ay datnan ng mga pagpapala at higit po sa lahat ng karunungan ng Panginoon. Ngayon po ay nasa 10th araw na tayo ng ating pong season 14. So napakabilis po, kailan lang po nagsimula at kailan lang po natapos ang season 13 at ngayon po ay 10th araw na ng season 13. So, sa ano nga po ba ang tinatalakay about sa season 14? So, sa season 14, pinag-uusapan po natin dito ay about sa paghahanda sa nalalapit na pagdating ng ating hari na si Jesus. So, sa season 14, tatalakayin natin ang iba't ibang mga bagay na tatalakay sa ating pagiging handa at alerto at gising sa pagdating ng Panginoon. So, ang akin topic ngayon ay mga mensahe na naguhudyat na maghanda kasi pasama na ng pasama at tao, ang mga tao at ang panahon. So yun po ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito, pero bago po yan, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father God, sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, nagpapasalamat sa iyong karunungan, nagpapasalamat patuloy, Panginoon, sa iyong gabay, at nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po, Ama, ay tulungan niyong maging handa at alerto sa iyong pagbabalik. Ama, sa gabing ito, nawa lahat ng aming maririnig ay tumalim sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso at ang iyong lingkod na ito ay patuloy niyo pong gamitin upang maihayag ang kahandaan ng bawat isa sa iyong muling pagbabalik. Ama, salamat po na ikaw lamang po ang bukod tanging maitaas at maparangalan. In Jesus' name, Lord God, amen and amen and amen. Ayan, so pag-aaralan po natin, sabi nga from Monday to Saturday, ang pinag-uusapan natin ay ang mga mensahe sa pagiging handa dahil ang mundo ay pasama na ng pasama, maging ang mga tao. So yun pong ating pag-uusapan ngayong gabing ito. Isa-summarize po natin kung paano nga ba tayo magiging handa o paano nga pa tayo nagiging alerto sa kabila ng mundo ay pasama na ng pasama. Bilang isang tao, nakikita po natin kung gaano ba tinutukoy sa Biblia kung gaano ang mundo ay paano nagiging pasama ng pasama ang maging ang tao. Kung titignan po natin kahit sa social media, makikita natin kung gaano o paano nagiging masama nga ba ang panahon. Makakita natin kahit sa mga yung mga nagtitrending, ang magulang, pinapatulpo ng mga anak, diba? Iba't ibang mga panukala, mga batas na hindi po naaayon sa kagustuhan ng Panginoon, pinapanukala, mga bata, mga menor de edad, gumagawa ng krimen. So tunay nga po na makikita natin na ang mundo ay pasama na po ng pasama. May magagawa po ba tayo dito? Sa totoo lang bilang nakasaad sa Biblia na ang mundo ay pasama na ng pasama, sa ating sa ganang atin ay wala po tayo ditong magagawa. Subalit bilang mga Kristiyano, tayo ay binibigyan ng wisdom ng Panginoon upang hindi tayo maging kabahagi ng kasamaan ng mundong ito. Ano-ano nga po ba ang dapat natin gawin upang hindi tayo maging kabahagi ng pagsama ng mundong ito? So, isa-isahin muna natin, ano ba yung sinasabing kasamaan ng mundo? So, natalakay natin yung mga panglabas, natalakay natin kung paano yung panlabas na kasamaan ng mundo. Meron din namang kaganapan, even sa iglesia, na pinakikita sa atin ng mundo, ng Panginoon na ang mundo ay pasama na ng pasama, maging ang mga tao. Sabi rito sa 2 Timoteo 3, sabi po dito, ngunit alamin natin dito sa mga huling araw na darating ang magulong panahon. So sinasabi mismo sa ikalawang Timoteo kabanata 3, malalaman natin na darating ang magulong panahon. Sa verse 1, sa verse 2, ito ay sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, mga maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumusong, masuwayan sa mga magulang, hindi magpagpasalamat, hindi banal, sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapagpanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmalas sa kabutihan. Sila ay mga taksil, mga hindi nagpipigil, at mga mapagpalalo.
Iniibig nila ang mga kalayawan kaysa ibigin ang Diyos. Sa 5, sila ay may anyong pinaka-maka-Diyos, ngunit pinagkakaila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga taong ito. Sapagkat ito ay sapagkat ang ganitong tao ang pumapasok sa bahay sa pamamagitan ng panliling lang at binibihag ang mga babaeng mahihina ang kaisipan. Ang mga kasalanan ay nagpapabigat sa mga babaeng ito at iniligaw sila sa lahat ng uri ng pagnanasa. So sinasabi po pala dito na magiging ganito talaga ang mundo. Sa ikalawang Timoteo sinasabi na maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayayabang at mapagmalaki. Natunay na nga pong nakikita natin na unti-unti na ganyan nga po ang nangyayari sa ating mundo. Masyado tayong maibigin sa ating mga sarili. Ano po ito? Mas inuuna natin ang sarili nating kapakanan. Nawawala na dito yung pag-ibig natin sa kapwa. Na minsan dahil sa salapi, nagagawa natin talikuran kung ano ang naisin ng Panginoon. At tayo ay nagiging mayayabang sa mga nagagawa natin. Nagiging mayayabang tayo sa mga panlabas na kaanyuang nakikita ng tao sa atin. Nagiging mapagmalaki at namumusong. Ano po ito? Parang kumukundi na o parang nanunukso. Parang ganyan po. Mahilig. Ganyan na daw po ang mangyayari sa mga tao. Pagdating ng kapanahonang ito, napasama na ng pasama. At sinabi rin sa ika-anim na pumapasok sa bahay ang mga ganitong uri ng tao upang tayo ay linlangin. Yung pong binasa natin ay karumihan sa labas, sa makamundo. Pero sinasabi din naman kahit sa Biblia na maging sa loob ng iglesia o maaaring sa loob ng iglesia ay meron din pong mga karumihan na nagdudulot sa isang Kristiyano. Kaya sabi po, kaya pinaalalahanan din tayo sa 1 Thessalonica 5, 12 to 20, kaya pinaalalahanan tayo ito. Ang sabi, mga kapatid, ipinakakuusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Mga kapatid, ipinakikuusap din namin sa inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mga mahihinang loob, at kalingain ang mga mahihina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Maggalak kayong lagi, palagi kayong manalangin. Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pakikipag-isa ni Jesucristo. So kung sa labas nagiging mayabang, nagiging makasarili, sa iglesia nagkakaroon ng panghihina ng kalooban, ng katamaran. So sinabi dito, magpaalalahanan tayo sa mga darating na panahon, magpalakasan tayo sa mga darating na panahon, tayo ay magpaalalahanan sa isa't isa, magpatuloy sa gawain, magmahalan, at huwag tayong maghigantihan, bagkos magmahalan tayo. So may mga paalala ang Panginoon. So alam ng Panginoon na kahit sa labas ng iglesia, darating ang panahon na mangyayari din ito kahit sa loob ng iglesia, sa labas at sa loob ng iglesia, na sadyang parumi at pasama ng pasama ang mundo. So ang pinaalala sa atin dito ng Panginoon, manalangin tayo at huwag nating hadlangan ang gawa ng banal na Espiritu. So yun po ang paalala sa atin ng patuloy ng Panginoon na kahit sa iglesia. At sinasabi rin dito, samantalang may oras pa tayo, mag-isip na tayong magbalik loob sa Panginoon, lalo na ngayon na ang mundo ay pasama ng pasama. So sinasabi rito, hanggat may oras pa, tayo ay mag-isip na at magbalik loob sa Panginoon. Hindi lang dito sinasabi sa mga hindi mananampalataya, maging ikaw na nananampalataya, lalo na ngayon na halos 2 taon na meron o wala ang mga gawain. Ang sinasabi ito, magbalik loob tayo dahil aminin man po natin o hindi, nagkakaroon pa rin po ng kalamigan ng iba sa ating mga kapwa, mananampalataya, dahil sa mga ganitong sistema. Dumarating pa nga at ang bakunado, hindi po pwede pong makapasok sa ibang iglesia, sa ibang establishmento, dahil nga po sa pag-iingat natin sa kanila. So, ganun po ang nangyayari.
Ano po ang nakikita natin? Mayroong mga pinanghihinaan ng loob. At ang paalala sa atin ng Panginoon, magbalik loob tayo. Mas lalo tayong magbalik loob ngayon na ang mundo ay pasama ng pasama. Sabi sa Gawa 3:19, kaya nga mga sisisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay at magsidating ang mga panahon ng pagginawahang mula sa harapan ng Panginoon. So nagpapaalala ang Diyos na tayo ay magsisi at magbalik loob. So sa mundong ito, na pasama ng pasama, ang paalala sa atin ng Panginoon, tayo ay magsisi at magbalik loob. So meron po ba tayong magagawa sa mundong pasama ng pasama na ang tao ay pasama ng pasama? Wala po, liban sa ikaw mismo ang unang magbabago at magbabalik loob sa Panginoon at magsisisi at tatalikdan ng mga kasalanan. Sa mga kapwa ko Kristiyano, huwag na tayong tumulad pa sa nangyayari sa mundo, kundi tayo mismo ang maging nigas, ang maging apoy ng sanlibutang ito upang mas kilalanin ng Panginoon, mas kilalanin ng buong mundo ang Panginoon na ating tagapagligtas. Kung magpo-post po tayo sa social media, hindi naman natin binabawalan na mag-post ka ng mga nakakatawa sa pumpit. Ito po ay hindi magdudulot ng pagkakabahabahagi ng ating mga kapatiran. Bagkos, magiging kalakasan tayo ng bawat isa. Sa panahon po ngayon, nagkakaroon daw po ng division ang bakunado at hindi bakunado. Bilang Kristiyano, iwasan mo ang mag-post ng magiging dulot ng magiging division ng bakunado at hindi bakunado. Bagkos, huwag nating ipanalangin na kung dahil hindi nyo sinunod, nagpabakuna kayo, may mangyayari. Dahil hindi kayo nagpabakuna, may mangyayari. Bagkos, pumagitna tayo at manalangin na lahat ng magbabakuna at lahat ng hindi nagpabakuna, pare-pareho po tayo nahaharap sa Panginoon. Ang ating lang pong ipanalangin, lahat po tayo nagpabakuna ka man o hindi, ay wala pong magkakasakit. Lahat po tayo ay matatapos ang panahong ito, haharapin natin ang panahong ito na may malakas na pangangatawan. So paano pong paraan? Kung tayo po ay nagpo-post, huwag natin hayaan na magamitin itong platform o ang social media para sa sarili nating kapakanan na magiging dulot ng division ng ibang mga tao. Kundi gamitin po natin ang social media na ito, maging ang ministeryo mo upang ang mga tao ay magkaisa at manumbalik sa Panginoon. Na mas tignan natin ang gagawin ng Panginoon higit sa ginagawa ng mga nangyayari sa paligid. At totoo lang po, wala po tayong magagawa kung ano po ang nangyayaring ito, pinapanukalang ito. Kasi po, tayo po ay mga Kristiyano, ang tangi lang po magagawa natin ay manalangin. Dahil tayo po ay mga Kristiyano, ang tangi magagawa natin ay manalangin. Ipanalangin po natin ang kaligtasan po ng bawat isa. At huwag po nating hintayin na dahil sa katigasan ng ulo mo, ganito ang nangyari, ganyan ang nangyari. Kundi ipanalangin po natin ngayon pa lang. At yun po, dun pa lang po, sa gagawin po natin ito, magdudulot na po ito ng kalakasan ng bawat isa at hindi po panghihina. At hindi rin po makukwestiyon ang kredibilidad ng pagmamahala natin sa bawat isa. Sa panahong ito na ang mundo ay pasama ng pasama, tayo po maging mga Kristiyano ay huwag po maging kabahagi sa pasama ng pasamang mundong ito. Kundi tayo po ay tumayo at manindigan sa panalangin upang ang mundong pasama ng pasama, ang taong pasama ng pasama, ay atin pong mailapit sa Panginoon. Amen? So yun lamang po at naniniwala po ako na sa mga narinig natin o mga nakaraang araw, sa mga nabasa natin itong mga nakaraang araw, sa mga inihayag ng mga speaker nitong mga nakaraang araw, nakita natin kung gaano kasama ang mundo. Sabi nga, sa mundo, nagiging makasarili, mahiligin sa salapi, mahiligin sa salapi, sa iglesia, nagkakaroon ng panghihina ng kalooban. Tayo po na mga Kristiyano ay bagalak lagi sa pananalangin. At lagi po inapit natin sa Diyos ang nagaganap na ito. Dahil tanging siya lamang po ang makakagawa ng paraan, tanging siya lamang po ang manunindigan para sa atin sa gitna ng mundong ito na pasama ng pasama. At ang kahandaan na atin pong magagawa ay ang manalangin, mag-ibigan, at ang sarili mo mismo ay ilapit mo at idulog sa Panginoon. Magsisi at manumbali ka at patuloy na kilalanin mo ang Diyos ang nag-iisang tagapagligtas. Yun lamang po mga kapatid at tayo po ay manalangin.
at patuloy na atin pong ipanalangin ang mga nagaganap sa mundo ito, sa mga nagaganap po sa nalalapit na eleksyon, at kung ano-ano pa po na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Una po sa lahat, salamat po na ang Diyos po ay tumutugon, lalo na po sa matagal nang ipinapanalangin natin na si Sister Marge at Brother William, na sila po ay nagkaroon na ng supling, purihin po ang Panginoon. Si Emil na sa operasyon na gagawin sa kanya, praise God, na pati ang mga doktor ay kakasangkapanin ng Panginoon. Yung nanay po ni Jonel, patuloy na kalakasan ang patuloy na ipagkaloob sa kanya. At ating pong ipanalangin na sa kabila ng mundo ay pasama ng pasama, ang tao ay pasama ng pasama, tayo po ay maiiba sa tayo po ay maiiba at magiging ilaw upang ang mga ang mundong ito, ang kapwa nating Kristiyano at mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, tayo po mismo ang maging ilaw upang maipakita natin na tanging ang Panginoon lamang po ang siyang magtaat na tatanging tagapagligtas. So tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Father God, we bless you, we worship you, we adore you, Father, we glorify your holiest name of the Father. Panginoon, sa gabing ito, narinig niyo po, Panginoon, at pinakita niyo po ang Diyos na sa labas ng iglesia, ang mundo ay pasama na ng pasama. Mga mayayabang, mahihilig sa lalaman, Panginoon, magmamahal sa salapi. Sa iglesia, Lord, pinanghihinaan ang pananampalataya. Lord, ayaw niyo po itong mangyari sa amin, Panginoon, na ang kapwa Kristiyano nag-aawayan, ang kapwa Kristiyano walang kahandaan. Kaya patuloy niyong pinapaalala na mga kapatid, patuloy mong palakasin ang iyong kapwa, patuloy mong palakasin ang iyong kapwa mga mananampalataya. Kasi po alam nyo, batid nyo na mangyayari ito ang Diyos. At ang tanging naisin nyo lang na kami na iyong mga mananampalataya ay manindigan sa amin, Panginoong pananampalatayang ipanalangin ng mundong ito. Na sa kabila po ng pasama Ama, ikaw na dakilang Diyos ang nagpapakita ng kaliwanagan. Ikaw na dakilang Diyos ang nagpakita ng kaninglingan mo, Panginoon. Na Lord, huwag kaming matakot, huwag kaming panghinaan. Dahil ikaw ang Diyos na may hawak ng iyong mga pangako na patuloy na tinutupan. Patuloy na ibinubuhos, Panginoon, ang aming mga panalangin ay pinakikinggan, Panginoon. Ang aming mga panalangin ay tinutugon. Kaya Ama, sa oras na ito, maraming salamat po. Na Lord, tinuruan niyo po kami na sa kabila ng mundo ay pasama ng pasama, kami ay manindigan, manalangin, magsisi at magbalik loob sa inyo, Panginoon. Ama, ito po ay paalala, hindi lamang po sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya, maging Panginoon sa mga nakakarinig, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng aming mga minamahal, Ama. Na tunay nga po, Lord, kami ay manumbalik, magsisi sa aming mga kasalanan, Panginoon. Ama, salamat po sa oras na ito, sa mga kagalingan na iyong pinagkaloob, sa mga pagbaba ng kaso ng Omicron variant dito sa Pilipinas, Panginoon. Purihin ka, Amang Diyos. Ama, salamat po na patuloy mo, Panginoon, na tinutupad ang iyong pangako, na hindi mo po kami iiwan ni pababayaan. Magpapatuloy ka, Panginoong kikilos sa lahat ng aming, Panginoong, mga panalangin, Ama. Lord, salamat po na tinuro niyo sa amin upang maging handa sa iyong pagbabalik sa kabila ng mundong ito ay pasama ng pasama, ay ang manalangin at manumbalik at magsisi sa inyo. Panginoon, sa oras na ito, salamat sa lahat ng may karamdaman na iyong pinagaling, si Sister Lina, natanggal ni Janelle, si Emil na ooperahan, salamat po sa kagalingan na iyong pinagkaloob. Purihin ka, Panginoon, dahil kahit ang mga doktor, ang mga gamot ay kakasangkapanin mo upang ipakilala mo, Lord God, na ikaw ang dakilang manggagamot, Panginoon. Ama, sa nalalapit na eleksyon, bigyan lilaw niyo po ang aming kaisipan na hindi po sa kilala, hindi po sa sikat, hindi po sa sinabi ng kaibigan, kundi doon po sa nararapat na ipailuklok, dahil hindi lamang po may takot sa inyo, kundi may pagmamahal sa aming bansa at sa kapwa Pilipino. Ama, gawin niyo pong mapayapa ang darating na eleksyon. Gawin niyo pong mapayapa, Panginoon, ang lahat po ng mga pangangampanya, Panginoon. And Lord, we pray na ang bawat iluluklok mo, ikaw ang dakilang Diyos na nagbigay nito sa posisyon sa kanila, at ikaw din, Panginoon, ang magtuturo sa kanila. Panginoon, kasangkapanin niyo po, Ama, ang bawat gabi-gabing naririnig namin
upang kami po ay maging handa sa inyong pagdating Panginoon. Lord, sa bawat speaker na naririnig, Panginoon, salamat po sa wisdom na iyong pinagkakaloob. Purihin ka, Panginoon, at Ama, nananalig kami at nananampalataya na ikaw ang dakilang Diyos na patuloy na maghahayag, Panginoon, ng iyong kabutihan at salita sa bawat isa, Panginoon. At Lord, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat sa gabi rin pong ito, Panginoon, binubuksan niyo po ang aming kaisipan. Hindi lamang po, Ama, sa biblical na pamamaraan, maging sa mundong ito na pinakikita niyo kung gaano ang napasama ng pasama, na huwag kami maging kampante, Panginoon. Huwag kami, Panginoon, na matulog sa kangkungan, Panginoon. Kundi, Lord, gamitin namin, Panginoon, ang wisdom na iyong binibigay upang, Ama, kilalanin ka ng sanlibutan. Lord, gamitin niyo po, Panginoon, ang platform na social media, Panginoon, upang, Ama, maihayag ang kadakilaan niyo. Ama, hindi po maikakaila, nalalapit na ang iyong pagdating. Sapagkat ang mga signs na, Panginoon, na sinulat niyo sa Biblia, na inagay sa Biblia, Panginoon, ay nakikita na po namin. At ang tanging gagawin lang po namin ay maging handa. At ang paghahandang yan, Panginoon, ikaw po ang magtuturo, Panginoon. Lord, sa aming iglesia, wag nawa, Panginoon, na kami po, Ama, ay magkanya-kanya. Wag nawa, Panginoon, kami ay panghinaan ng kalooban. Wag nawa, Panginoon, panlabigan kami, Panginoon. Kundi, Ama, kapag may nakikita kami na kapatiran, Lord, na nanghihina, patuloy niyo po kami bigyan, Panginoon, ng kaisipan at ng puso na lingapin ang mga nanghihinang ito at muling palakasin at ipanumbalik sa iyo, Panginoon, ng pananampalataya. At ang iglesia, Panginoon, ay ang maging lugar, Panginoon, kung saan ang pagpapagaling, Panginoong espiritual, ay makita po namin at hindi po ito, Panginoon, ay maging katitisuran, Panginoon, kundi, Lord, kagalingang espiritual ng bawat isa. Lord, i-bless niyo po ang bawat church ng CLF, ang bawat iglesia sa kumakatawan, Panginoon, sa buong Pilipinas, Panginoon, ay kasangkapan ninyo upang, Ama, manumbalik sa iyo, Panginoon, ang pag-ibig, ang pagtitiwala at pananampalataya ng bawat isa. Panginoon, nananalig po kami at nananampalataya na lahat ng bagay na inumpisahan mo ay tapat kang Diyos at tatapusin ito, Panginoon, sa bawat isa. Ama, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, at niluluwalhati sa natatanging pangalan po ng anak ng Jesus. Amen, amen. Isang magandang gabi po at mapagpalang gabi po sa bawat isa. Nawa po sa gabing ito bago po tayo matulog. Patuloy po tayong maging handa sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa ating mga sarili kung gaano tayo kahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Mapagpalang gabi po sa bawat isa.